Isang magandang umaga po mga kabutil. Ayan, andito na tayo sa bukid, no. Bali, inumaga na tayong lumusong. Ang patapos na yung ano, yung pa-harvest natin dito sa mais natin. Naka-isa load na tayo. Yan, hindi ko alam mga kabutil kung kikita po tayo sa crop na to, no. Itong second crop na to. Hindi ko po alam. Hindi ako sure kung makakasobra po tayo. Hopefully, makasobra po tayo kahit konti para naman masukulihan po yung pagod natin. Swerte tayo kasi nung nakarang araw or weeks, di ba po pinakita ko sa inyo na umulan. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nagpapatubig. Swerte tayo doon kasi nakamenos po tayo ng kurudo. Bali, yung ano natin yan, yung second batch natin na ramgo. At tignan po natin mga kabutil kung doon tayo makakabawi. Hopefully doon eh gumanda-ganda yung presyo. Bali ngayon po, 350 lang yung huwa sa bukid. Kaya medyo nakakaano lang. Nakakapanginayang po. Kasi tignan nyo naman yung bunga ng mga mais natin mga kabutil. Ayan. Tignan nyo po yung bunga ng mga mais natin. Ganyang kalalaki tapos ganun lang yung presyo. Ayan. Hindi katulad nung first crop. Malalaki rin yung mais natin pero maganda yung presyo. Tiglimang piso sa bukid. No? Mabilis siyang bumaba mga kabutil dahil po marami yung supply sa Manila. Maraming dating ng mais. Nagkasabay-sabay. No? Yan, tingnan na natin yung pakarga natin kung nakailan na siya. Yan mga kabutil, naka isang load na tayo. Kaso malungkot ngayon dahil mababa yung presyo ng mais. Bali tayo, lalagay natin tong pagkain ng bibi tapos ipin natin tong ano, hos. Yan, konti pa lang yung pinag-arbestan eh. Ano na lang ata yung presyo ng mais ngayon mga kabutil? 350 sa bukid, no? Kahit sana umabot lang ng 4 kung maka 25,000 tayo na pirmera. Meron tayong ano? Meron ng 100,000 noon. Ikaso 350 lang. Kung maka 25,000 tayo na pirmera. Magkano lang yun? 75,000. Nasa 80,000 lang. Or 85, no? Doon lang tumatakbo yung ano natin. Yung ilalabas na ano nito, presyo. Tapos segunda nun. Konti lang yung segunda niya. Halos malalaki, sayang. Yan yung reject natin, no? Konti lang. Diyan mo kasi magkikita mga kabutil kung maganda yung mais, tsaka ano, kung pangit, no? Kasi kung pangit yan, hindi lang ganyang karami yung itatapon dito sa bukid. Kaya nakakaano lang. Pero ganyan talaga sa pagbubukid. Hindi naman laging swerte. Hindi naman laging malas. No? Pero sa tansya ko, meron naman tayo sigurong masosobra dito sa 350 kada isang piraso. Hopefully, no? Basta maka 25,000 to na primera, halos ganun rin yung dun banda yung ano, yung makakasobra tayo, tatabla lang. Sayang lang eh, yung pinagirapan po natin ng 75 days. Mapupunta lang sa wala, no? Kaya yung pagtatanim po ng mais mga kabutil, swerte yan lang. Kung makachin po ka sa magandang presyo, maganda yung maiuwi mong pera. Pero pag nachin po ka sa mababang presyo, wala, uuwi kang matutulog na lang, ganun. Para manum na lang yung pagod mo tsaka gastos mo. Yan yung, kaya shoutout po sa mga kabutil natin na farmers dyan na kumita man o
malugi, tumabla, tuloy-tuloy lang po yung buhay, no. Ganyan talaga. Kung ano kasi, kung halimbawa nalugi ka at sumuko ka na agad, hindi ka makakabawi uli. Ganyan lang yung pagbubukid. Dire-diretso lang po sa pagtatanim. Para siyempre, kung halimbawa sa loob siguro ng ilang taon na pagtatanim natin, meron naman tayong time para sa atin bilang magbubukid na makakasobra tayo. Tulad po nung first crop, maganda po yung inano natin, yung nasobra dahil tig-5 piso po. Eh kaso ngayon, yan, dahil dagsa po sa Manila yung ano, yung mais. Ako hindi ko po iniisip na ganito yung mangyayari sa Ramgo, no. Buti pa po yung ano, mga kabutil, yung sweet pearl sa bukid, 4 na piso. Eh yung Ramgo, ang laki ng diferensya niya sa bunga eh. Pero sa presyo, mas mababa siya. Dahil nga po marami yung dating. Ganyan po kasi yung nangyayari. Pag maraming dating sa Manila, bumababa yung presyo doon. Dahil yung bentahan po doon, mababa. Pagdating sa bukid, kukunin siyempre. Kukunin sa bukid, tapos dadali sa Manila. Yung gastos niya, papuntang Manila, lumalaki rin po. Lalo na, mahal po yung diesel ngayon. Kaya sa tracking pa lang, malaki-laki na yung ano, yung ginagastos. Kaya tuloy lang po natin yung pagtatanim, mga kabutil. Huwag po tayo panghihinaan ng loob dahil ganyan lang yung pagbubukid. Sugal lang rin yan. Sugal na walang baraha, sabi nga. Yan po, mga kabutil, nakalis na yung sasakyan. Kali dadalhin na ni na tatay yun papuntang Manila sa Balintawak. Eh tayo, mamulot muna tayo ng pakain sa pato. Sayang yung mga naiwan eh. Naglakad ako, ang dami pang naiwan para madagdagan po yung stock natin ng mais dun. Mapataba natin na maganda-ganda yung pato natin. Yan, dami oh. Sayang naman. Kahit pa ganyan-ganyan lang yan, mga kabutil. Makakarami tayo dito siguro sa sako. Wala na sila oh. Yan pa lang yung pinitasan oh. Sa 2 pitak tapos yun, 3, 5 pitak. 10,000 na primera. Ay, mamulit muna po ako, mga kabutil. Tapos itiklop natin yung ano dun, yung os, para mayuwi na. Yan po, mga kabutil, yupi na natin tong ano, os. Yupi na natin para mayuwi na. Saka malinisan, puno ng putik. May stock kasi dito eh. Bali yun, napulot nating mais, nasa kulang isang sako. Pwede na yun. Mabigat yun. Eh, maglalakad lang ako dito sa likod. Layo pa. Kaya kung di natin pagtsatsaga ang pulutin yun, sayang naman. Dahil mura yung mais, wala naman naninimot. Walang bumibili. Kaya hindi po sila naninimot. Dito sa lugar namin, hindi nila kinakain yung Ramgo na yan. Ayaw po nila, mga kabutin. Pero kung sweet bird, sila mismo pupunta sa bukid. Mangihingi lang. Siyempre, kung kababari mo, bibigyan mo yan. Yan po, mga kabutil, yung napulot natin at saka yung dito kanina na reject. Diba? Iuwi na natin. Ayan na yung ulan. Doon pa natin dadalhin yan sa mga alaga natin.
ang kulimlim. Kaya magandang iuwi na po yung os dahil baka hindi na tayo magpatubig dito, no? Sana para makatipid tayo ng kurudo na naman, kasi kada magpatubig na naman tayo dyan 1.5. Yan, tara mga kabutil, uwi na natin to, tapos kunin po natin sigareta dun. Ikot natin dito para makuha naman natin yung os. Tapos ko na pong naiyupi lahat ng os na ano, yung maliliit iniwan ko muna dito, baka sakali lang naman na kung magpatubig tayo magagamit po natin, no? Yan mga kabutil, wala na natin yung mais. Ay, kabigat pa naman, layo pa na nilalakad natin. Sayang, sayang naman kasi kung hindi natin uuwi. Tipid rin to mga kabutil, pakain sa bibi. Yung stock natin dito madadagdagan naman. Kaya sa lahat ng bagay kailangan talaga magsakripisyo. Sakripisyo ng pagod. Ngayon yung pagsasakripisyo naman natin, may kapalit. Makatipid tayo. Sasabihin ko kina tito dito kung gusto nila mamulot, pakain sa bibi dun. Marami pa. Hari. Yan po mga kabuti, nakapabalik na tayo, no? Naidala na natin dun yung mais. Bali, papakita ko lang sa inyo yung in-sprayan ni na tito. Tingnan nyo. Sinabi ko sa inyo yung gano'ng kapal. Ayan o. Namuti na yung damo. Dahil sa gamot. Diba? Ayan o. Pati dun. Patay na po yung damo na yan, mga kabuti. Ganyang kalakas yung ano. Yung ginagamit namin herbicide. Kunin na natin yung os mga kabutil para mapagdala naman natin ang pagkain si natatay dun. Nagre-ready yan sila dun sa ano nila dun, sa mais ni tatay. Yun po mga kabutil, andito naman tayo sa kinatito, no? Bali, yung nagre-ready yan po ni tatay, umuwi na lang sila, tapos na eh. Yan, no? Malinis na silang 200. Ano lang, may gitsang oras lang mga kabutil, meron na po silang tig 200 piso, diba? Kaya sa bukid, kung magsisipag ka lang, mabilis yung pera. Cash pa. Yan, ito naman yung mais ni natito. Sweet pearl naman yung tinanim. Ito yung dalawang banos na maganda nun, mga kabutil. Yung ngayon, yung tanim naman nila, sweet pearl. Pagkatapos matanim nito, mga kabutil, isang araw lang ang pagitan nung umulan ng malakas. Kaya medyo dumalang yung mais nila. Hindi pala medyo, sobrang dalang. Oh. Yan, walang tanim mga kabutil. Tingnan nyo. Dito yung isang mais, tapos dun pa yung kasunod niya. Tapos wala na naman. Oh. Ito, dinaanan nata ng kalabaw. Eh. May bakas ng kalabaw. Dalawang tudling pa naman. Kahit sana ganito lang yung ano, yung pagkatanim niya. Yung tinuloy pa nila eh. Yan o. Oh. Doon pa yung kasunod niya. Madalang masyado. Sa ganitong ano mga kabutil, ang kagandahan lang dito, yung bunga lalaki. Kasi wala silang mga kaagaw eh, dahil malalayo yung ano nila, yung distansya, no. Lalaki yung bunga, kaso ang ano mo dito sa patrabaho, unang-una kapag nagpapataba, minsan yung iba, malalagyan nila yung wala naman tanim. Sayang yung pataba. Tapos sa pagsasarol din, hindi naman pwedeng laktawan yung walang tanim. No? Dapat diretso. Kaya nag-spray sila ng atrasin ngayon. Grado, sasabihin ito, ni Tito, madalang. Yan o, no? Dalang talaga. Sa 12 kilo nila dito, nasa ano na lang siguro ito, mga kabutil, 10. Namatay na yung 2 kilo. Kaya nga, oh, maganda pa naman yung ano ng mais, kaso madalang. Sanang makaninila mo, ayan o, oh, yung kadayas o. Oh. May nakawala pa ng kalabaw, dinaanan dito.
Dalawa yata ang kalabaw eh. Hmm? Sista one? Matay yan? Mantaan lang. Yan mga butil oh, start na sila mag-spray ulit. Yan, medyo makulimlim oh. Yan yung gamit nila. Ano? Tinatapangan nila dahil maano na yung ano, yung damo. Malaki na. Yung gamit nila. Atrasin. Atrasin oh, baka naman. Apat yan, dala nila. 500 plus halos 700. Nagtatlo sila nag-spray. Yun yung mga nagtatrabaho ni tatay. Hali, pinanghihinaan na sila ng loob dito mga kabutil. Sa tanim nilang to. Madalang talaga eh. Kahit sa akin. Tingin ko talaga madalang. Mayroong makapal tapos dadot na niya, wala na naman tanim. Mga limang piraso walang tanim. Tapos mayroon na naman, wala na naman. Yan sila. Isang magandang hapon po mga kabutil. Ayan, nandito tayo sa mga alaga natin. Oh. Bali, papakainin muna natin sila. Tapos yung bibi natin na dalawa. Ayan, nandiyan pa rin. Nakawala pa. Yung tandang, nakapasok. Pakainin muna natin sila mga kabutil. Mapagbalat lang po natin sila mga kabutil. Lang, ano? Mais na naman, mais. Marami natin mais eh. Kanina umaga ata mga kabutil kahit 30 piraso nabigyan ko sila. Hindi yan magsasawa kahit basta mais. So yun po mga kabutil no, hanggang dito na lang po muna yung munting video na to. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ingat and God bless po.